pagsasalansan ng nirepak na asin ang unang ginagawa ni Aling Faye pagkabukas ng kanyang pwesto sa Litex Market. Nagmahal na ang asin mula sa supplier. At imbes na dagdag presyo o kaya tig 1/4, 1/2 o per kilo, bawas timbang ang kanilang diskarte. Takal-takal ang bentahan para hindi masyadong mabigat sa bulsa ng mamimili. Binabawasan ko ang isang kilo ng 10 grams lang para hindi maramdaman yung taas ng asin. Sa bulletin na inilabas ng Department of Trade and Industry nitong Agosto, 23 pesos kada kilo ang presyo ng iodized rock salt, 29 pesos naman sa iodized na pinong asin. Higit 90% ng asin sa Pilipinas ay iniaangkat sa ibang bansa tulad ng China at Australia. Ito'y kahit panglima ang Pilipinas sa may pinakamahabang baybayin sa buong mundo na lampas 36,000 kilometers. Last year, for example, ang pinasok natin mula January up to July is 314,495 metric tons. This year, January to July, is 330,312 metric tons ang naipasok na natin. Yung local production natin, more or less up to today, is 10% of the total. So, maliit talaga. Naniniwala ang samang industriya ng agrikultura na may kakayahan ng Pilipinas na makipagkompetensya sa ibang bansa pagdating sa salt production. Ang average na production cost nasa 3 pesos. So kung sasabihin natin, kaya natin mag-compete with other countries na kailangan tulungan lang ang industriya ng pag-asin. Una nang tiniyak ng Department of Trade and Industry na walang kakulangan ng supply ng asin. Nananatili naman sa 95 to 100 pesos ang kada kilo ng puting asukal, habang 70 pesos ang brown at 75 pesos ang washed sugar. Ang fishbowl at sagot gulaman vendor na si Nancy dumidiskarte para hindi malugi. Bali yung 2 kilo, minsan hindi ko po lahat nilalagay kasi kumukuha po ako ng kalahati doon para itimpla po doon sa palamig. Pero may good news pagdating sa presyo ng manok. Kumpara sa price bulletin ng Department of Agriculture nitong Biyernes, mas mababa ng 10 hanggang 20 pesos ang presyo ng manok. Sa Litex at Commonwealth Market, naglalaro sa 160 to 170 pesos ang kilo ng manok. Dati, half kilo lang binibili, ngayon 1 kilo na, tumataas na yung sales namin. Yung iba nagugulat nga na, bumaba na pala. Parang nasanay na sila na mataas na lahat. Stable naman ang presyo ng ilang gulay at prutas, pero wala pa rin tindang puting sibuyas sa maraming pamilihan sa Metro Manila. Nananatili pa rin sa 38 to 52 pesos ang kilo ng bigas, depende sa klase. Rainiel Pawid, ABS-CBN News.